kumusta po kayo mga ka-reservist, no? At welcome back po, no, sa ating YouTube channel, ang reservist vlogger, no? At ngayon ay may pag-usapan po tayo, no, tungkol dito sa kaibahan ng special enlistment at ng regular enlistment. Actually, napag-usapan na po natin ito, no, nung nakaraang mga video ko na in-upload ito sa aking channel, at meron doon ay naipaliwanag ko na rin, no, kung ano nga ba talaga ang special enlistment at ng regular enlistment, at kung ano, no, ang kaibahan nila, no, pagdating sa pag-apply, no, at ano ba ang mauna? Training ba? Or ang enlistment order? No? So, ganito yan, no, mga ka-reservist. No? Sana po ay pakinggan nyo po, no, ng maigi kung ano po yung paliwanag ko dito. At para po ay magkaroon din kayo, no, ng kahit kunting idea or kaalaman. No? Ito ay base rin, no, sa aking pagsaliksik, no, yung mga post, no, or sa ating mga kaibigan, no, na nasa regular ng Armed Forces of the Philippines. So ano nga ba ang kaibahan, no, ng special enlistment at ng regular enlistment? Unang-una sa edad, no, sa edad. Ang regular enlistment ay dapat nasa 18 years old ka, no, at dapat hindi ka rin lalagpas, no, sa 25 years old, no, kapag ikaw ay mag-apply. So pag lumagpas ka na sa 25 years old ay automatic, no, na hindi ka na makapasok or ma-disqualify ka, no, pagdating sa age limit. So yun, ha, tandaan niyo mga ka-reservist. Sa special enlistment naman, dapat ikaw ay 18 years old hanggang 35 years old, no? So, pag lumagpas ka sa 35 years old, ay hindi ka na makakapasok. So, madi-disqualify ka na, no, pagdating doon sa age limit ni Philippine Army. Okay, so klaro, no? Pag regular enlistment ang iyong applyan, dapat ikaw ay 18 years old to 25 years old. Pag special enlistment naman, ay dapat ikaw ay 18 years old at hindi lalagpas sa 35 years old. So, ayan, yung mga ka-reservist, no? So, kung mayroon kayong mga kakilala dyan, kamag-anak o kapatid din nyo, ay pwede nyo i-share, no? Pwede nyo ipaalam sa kanila, no, ang tungkol dito sa age limit ng special enlistment at ng regular enlistment. Now, mayroong nagtatanong, no, through my Facebook page na ginawa, at mayroon din nag-message sa atin through Messenger, no, na, "Sir, ano ba yung kaibahan ng special enlistment saka ng regular enlistment pagdating sa training?" So, ganito lang yan, no? Sa special enlistment kasi, no, ay nauuna dito ang enlistment order, no? Enlistment order muna bago ang training. Bakit? Kasi minsan sa special enlistment ay yung mga bigla ang recruitment, no, ang nangyayari dyan. So, kapag pasok sa qualification, pasok doon sa lahat ng mga requirements ng special enlistment, ay automatic na may enlist ka. So, nauna yung enlistment order. After 3 years of service mo bilang special enlistment, ay doon ka na, no, mag-undergo ng training. So, isasabay ka doon, no, sa mga kuta ng CEC, no, yung candidate soldier course. So pagdating sa training ay same lang din yung proseso ng
pag-training. Pero dito sa special enlistment, gusto kong iklaro sa lahat. Pag special enlistment ay mauuna talaga ang special order or yung enlistment order bago ang training. Hindi tulad dito sa regular enlistment na mag-undergo ka muna ng 4 to 6 months training, no? Bilang candidate soldier. So ayan, mga kapatid, mga kasamahan, no, mga ka-reservist. So sana meron kayong nakuhang ideya dito, no? Panandalian lang ito, no? So gusto ko lang bigyan ng liwanag, no, yung mga katanungan dito ng ating mga kaibigan, ating mga nagtatanong, no, sa aking messenger doon sa ating Facebook pages at sa ating nagko-comment doon, no, mismo sa ating YouTube channel, no, sa ating mga content doon na regarding doon sa special enlistment. So ulitin ko, no, special enlistment dapat 18 years old up to 35 years old. Sa regular enlistment naman dapat 18 years old ka up to 25 years old. Pagdating sa training, enlistment order muna bago ang training para naman sa special enlistment. At sa regular enlistment naman, training muna bago enlistment order. So maraming salamat at sana ay mayroong kayong nakuhang ideya na pwede nyo i-share sa inyong mga kaibigan, mga kamag-anak o mga kakilala dyan, no, na gustong pumasok, no, sa regular enlistment at ganoon din, no, doon sa special enlistment. So abangan po ninyo, no, ang susunod nating content ay patungkol doon, no, sa kung paano, no, paano daw makapag-exam, no, ang mga over age na, no, kasi doon sa pag-apply ka ng special enlistment, so kailangan din natin dito ang APSAT, no, yung result ng exam. So maraming tatanong, bakit nga raw, paano nga raw makapag-exam? Hindi naman tapayagan kasi over age daw. So abangan nyo pa, no, sa ating next content na i-upload dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat at magandang gabi sa lahat, no. Mabuhay po tayo, langkawal ng Pilipinas.